What's up mga titos and titas? Welcome to Tito Vlogs Crypto Channel. Ngayong gabi, ay baka gusto niyo ng panghimagas. Magkwentuhan muna tayo about dito sa Biko. Ijojor natin tong Biko ha, yung Bikonomy na coin na ilo-launch pa lang mga titos and titas. Kaya unahan na natin sa pagjojor. Let's have a short prayer bago ho tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we explore this exciting world of cryptocurrencies. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, just in the case kung sakasakali po na kayo ay naligaw lang dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs, tambayan ho ito tungkol sa cryptocurrencies, anything and everything under the moon, going to the moon, minsan bumabalik sa earth, pinagkukwentohan natin dito. Kaya kung kayo naghahanap ng ka-explore sa Cryptoverse, welcome na welcome po kayo dito. Huwag niyong kalimutang i-click yung subscribe button at isama po ninyo yung sana all sa notification bell dahil meron tayong Crypto Live Pilipinas. May live tambayan tayo 11 a.m. to 12 noon tuwing Lunes hanggang Biyernes ho yan mga titos and titas. So magkikita-kita tayo doon. Pwede nyo, doon nagsisilipan tayo ng mga coins no, na inaalkansya nyo. Pwede nyo ipasilip kay Tito. Yan. At pwede kayo magtanong, makipagkulitan no. Sa ngayon po, pwede nyo pindutin yung like button pagka nagugustuhan nyo yung mga yung videos natin na to, ha. Lalo na itong due diligence at JOR na gagawin natin dito sa Bikonomy. Kaya, simula na yan! Ito po, yung Bikonomy. So, punta muna tayo. Alamin natin, ano ba itong si Bikonomy no, na bagong cryptocurrency? Sabi niya, sabi po dito sa kanilang website, sa Bikonomy.io or Biko System. Ah, yeah. Meron na silang, teka na, unahin natin ito, bago yung Biko System. Sila po ay next-gen multi-chain relayer protocol, mga titos and titas. Bigat! Nosebleed! Yan pa lang, nosebleed na tayo, no, mga titos. Huwag kayong mag-alala, no? Isi-simplify natin dito sa tambayan niya na. So ito yung kanilang mission, making web 3.0 frictionless and mainstream, no, mga titos and titas. But to simplify everything. Yeah. Kasi alam ko mano nosebleed kayo dito, hindi ito katulad ng mga NFT gaming eh, daling intindihin, no. So ito ho, ano hanapin natin lagi, ano ang use case, ano ang problem na kanila pong sinosolve, no? So, para maintindihan natin kung anong klase po itong project. Okay? Ito po, the problem we are solving. Web3 applications today face major roadblocks to users at to user adoption in the form of terrible user onboarding and transaction experience. Sino ho naka-experience na dito, lalo na nung bago kayo? Aminin nyo to, no? Ang hirap no ng crypto, Tito. Parang hindi ko kagad maintindihan, 'di ba? Eh gumawa ako ng video, 'di ba? Paano mag-o-open sa mga centralized exchange? Aba, okay naman pala, madali naman pala. Pero pagdating doon sa isang klase ng exchange, yung mga decentralized, doon na nagkawindang-windang, may mga kailangan ka i-download na wallet, kaliwat kanan, convert mo yung coin mo sa ganitong coin bago mo ilalagay sa wallet, 'di ba? Ang daming mga layers mo kailangan puntahan para makapag-transact ka no, doon sa mga decentralized exchange. Ayan. So, yan ang premise. No? So, yan po yung sinosolve. Ganun kasimple. Sinosolve niya. No? Yung higher gas fee, sinosolve din yan. Di ba? Pag nasa decentralized exchange, ang mahal nga naman ang gas fee. Ang laking problema. Pag nasa Ethereum ka, ang hirap bumili. Lalo na kung konti lang ang bibilin mo, tingi lang ang bibilin mo. Mas malaki pa yung gas fee. Di ba? Pero, kasi ang daming opportunities po no mga titos and titas ha. Oh, yung sa mga hindi nakakaalam kasi yung mga iba ang kilala yung mga centralized exchange. So maraming mga opportunities, maraming mga gems no, yung mga coins na bago lang nauuna po yan sa decentralized exchange. So since mahirap, konti nagpa-participate. So ito si Bikonomy, padadaliin niya yan. Yan, yan ang isinosolve ni Bikonomy, no? Yung higher gas fee na problema, yung complex no nung pag-transfer ng mga coins papunta at palabas, sinosolve po ni Bikonomy yan, no, dito sa kanyang system. So ganito ho dito sa space na to eh, no,
Sabi nga natin, ang use case minsan real world, o kaya ang use case mo, sinosolve mo yung problem nung isang, nung existing problem dun sa system. Okay, so yun ho ang ginagawa nito. Paano nila isosolve yan? Ito. How we simplify transactions. Ito na, nandito na. How do we do it? This is possible using the concept of meta-transactions where the user is able to do transaction on the blockchain with zero balance account and any third party can pay for the transaction fee for the user. We enable this at scale by providing a non-custodial and gas-efficient relayering infrastructure network. O, kumbaga, hindi tayo techie eh, no, mga titos and titas, kaya hindi ko mahihimay talaga sa inyo kung ano ibig sabihin niya. But from a layman's term, so, sa pagkakaintindi ko nito, no, parang hinihimay. yan. Kung maintindihan niyo yung Polkadot para chain, pinabibilis nila, hinihimay-himay nila yung transaction para bumilis kasi that mabagal Ethereum dati, di ba? Mabagal pa ba ngayon? Hindi ko alam kung mabagal pa ngayon. So si Polkadot sabi niya, gagawa ako ng mga parachains. Hihimayin ko yung mga transactions para bumilis kaya nagkaroon ng mga layer 2, no? So ito naman, ganun din, hihimay-himay namin 'yan. O para bumaba ang gas fee. Ganyan, ha? Ayan po. Ganun ka in layman's term, no, para mag-gets natin, ha, mga tito at tita. So yan, ha, yan ang use case ng Bitconomy. Wala pa akong nakita ho na ganitong klase na use case, ha, so far, ha, doon sa mga ginagawa natin na Jor, but I'm not sure if this is the first, no. So simple lang naman sinasabi nila, so pasisimplihin nila yung transactions natin, no, para hindi na tayo masyadong mahirapan, so probably pag magbibili tayo ng mga coins na wala sa mga centralized exchanges. Yan po, mga titos and titas. Ngayon, puntahan natin yung light paper. Importante din to. Tokenomics naman tayo. So, tapos na tayo sa use case. We go to the tokenomics, no, mga titos and titas. 1 billion Biko tokens in supply. Okay. Wag na, pag naubos natin to, medyo matamis to. Baka maging ma-member tayo ng media. Maraming Biko to, no, mga titos and titas. 1 billion token supply. Ito lang ang titignan natin. Yung, Ito. So, ito po yung allocation nila, ha. So, basahin nyo na lang po dito yan. Community, foundation. So, kasi gusto natin kunin yung market cap, no? Para makita natin yung market cap nito na existing. Market cap po, sinusukat yan. Kung paano sinusukat. Yan ho yung nagsi-circulate na na-supply, no? Mumultiply mo yung price times the circulating supply. Okay, so pag kami, nakita nyo naman ho dito, pre-seed round, naka-lock up ng 9 months. O, seed round, naka-lock up ng 9 months. Private round, 10% liquidity, lock up ng 6 months. O, linear vesting. Strategic investor, 10% liquidity on TGE, lock up ng 3 months, lock up. Public sale, eto tayo. 10% liquidity sa TGE. So, yung public sale na 5% plus, kung gagamit tayo ng Titomatics dito, ha, yung 10% nitong nasa strategic investor na 0.5% plus yung 12%, 10% lang nun. So mga more or less pagka tinansya natin to, siguro mga 100 million tokens that will be circulated on the TGE, event nila, yung token generation event, mga titos at titas na tinatawag, no? So, more or less, plus minus, siguro ang market cap, mga 30 million eh. Paano natin na-derive yung 30 million, mga titos at titas? Ang listing kasi nito, 30 cents, 30.3, no? Dollars. 30 cents lang po ang listing price, no? So mga more or less kung 100 billion yung token na magsi-circulate, more or less po 30 million market cap, no? So medyo maliit 'yon, ha, compared sa mga ibang mga projects, no? So ito ho ang isa pa sa mga tinitignan natin. So importante dito kasi yung mga lock up eh, no? Gusto natin makita yung ganito, yung vesting schedule na tinatawag, no? So ibig sabihin, yung release ng mga tokens nasa bandang dulo,
ano to? Ayun, maraming marirelease on the 48th month. So, 48 month, 24, in 2 years. Diba? So, yung first year natin, 12 months, ito pa lang, mga nasa 200 something. Eh. Saan ba nilalakihan to? Ayan. Ayun, pwede naman palang ganito. So, yung first 12 months, mga 2, ayun lang eh. Ito pa, pinahihirapan ko yung sarili ko. Tinantya-tantya ko pa. First 12 months, 200 million tokens. Bukas po, in month 1, kalahati. O, medyo tama yung tantya natin. Nasa kalahati. Wala pa nga yata kalahati ito, palagay ko. On the first 1 month. First 3 months, mga kalahati. So, mga more or less 100 million tokens nga to. Yung first 3 months po nito. So, yan yung mga hinahanap po natin na pag nag-jojor tayo. Ayaw muna, day 1 pa lang, nirelease na nila lahat yung token. Diba? Kasi bakit, no, mga titos and titas? Ito ho ay mga startup project, no? Startup organization, no? Sinisimulan pa lang nila yung project. Diba? So, we are betting on them kung gusto nyo hong tumaya, no, mga titos and titas. You are betting na magagawa nila yung promise nila. Diba? Nagsisimula pa lang sila. So, to be fair, do sa mga early investors, diba? Siyempre, hindi mo naman pwedeng dapat, diba? Alam ka na bang available na kagad sa market lahat ng token mo? Diba? So, yan ho. Pagtitingin kayo, dapat ganyan ang vesting schedule. The longer yung time frame, the better. No? For me. Yan. The longer. Ito nga 2 years lang, madidistribute na nila eh. Medyo mabilis pa nga yan for me, no? But dito ako nakafocus at least on the first 12 months. They will be releasing mga 20% lang to for the first 12 months. So, you focus on this, mga titos and titas. Ayan, madami. Ito mabis dito sa session natin na to, ha? So, yan na. Okay na tayo sa tokenomics. Ngayon, syempre, saan natin makukuha to? Saan natin mabibili to? Kung gusto natin sumali, mga titos and titas, you go to CoinMarketCap para makita mo saan ba to pwedeng bilhin. Usually ho, yung mga coins makikita mo dito, nandito na yan. Nandito na po yan kung saan mabibili. But since ito ho ay ICO, upcoming pa, no, wala itong, hindi mo mabibili sa iba. No, aabangan mo ngayon, saan po? Eh, nandito. Tuturo na rin yan sa inyo ni Tito. Kay Hubi. Ayan. Bigo sale, mga titos and titas, ha? In the next 4 days na lang. Ayan ho, may countdown sila, no? In the next 4 days, malilist ho sa Hubi itong si Bigo. Kauna-unahan! Exclusivo! Ayan na, kauna-unahan po na listing, no? Centralized exchange pa. Saka lang. Wala sa DEX eh. No, usually, may makikita mo to. Pancake swap o kaya Uniswap, wala eh. Wala tayong makita doon. Diretso sa exchange ito. So, in the next 4 days, doon tayo magsisimulang bumili. Ngayon, magkano to? Magkano listing price? At yung sinasabi ko po sa inyo kanina, 30 cents ang sale price. No? Sa Hubi, ang ibibigay lang po nila will be 1 million token. 1 million token lang ang ibibigay sa Bigo, Bigonomy mode of sale. Ayayaya. And then, sorry. 2 million pala, sorry. This is the total token, 1 billion. 2 million tokens po, or 0.2% of the total supply ang inallocate nila sa Hubi. Paano tayo makakakuha? Abay, meron po dalawang paraan, mga titos at titas. Una, dapat syempre, registered kayo sa Hubi. Gamit yung link natin. Down below, nandyan ho yung link, no? Yung referral link natin. So, bukod sa 15% rebate, may chance kayong makakuha nito at 0.3 cents, no? Meron lang po kayong 50 USDT dapat sa account niyo. Minimum, mga 2,500. Meron kayo niyan, no? So, pagka meron kayo niyan, naka-queue na ho kayo. Yan. Ayayayayayayay, di ba? Na USDT. Eto, toto, ayayayayayay. So, may USDT ho kayo na at least 50 USDT. Naka-queue na ho kayo dyan. Pagdating ho nun at the hour, so babantayan nyo itong countdown, at the last hour po, no, nitong countdown, may lalabas ho na button dun sa app ninyo sa Hubi para i-click nyo yun para makuha nyo yung token nyo. Okay? Pag kayo ho ay nabigyan, that is raffling eh. So, that's by chance, no? It's not guaranteed na makakakuha kayo.
That's by chance. So pag makakakuha kayo, makikita nyo doon, click nyo yung button, makukuha nyo yung token. No? Automatic yon, babawas syempre, kukunin yung 50 USDT nyo. Ngayon, ang second po is by holding yung Huobi token. So yan ho yung native token nila dito ni Huobi. That this is similar to your BNB, di ba? Sa pagka nasa Binance naman ho kayo. So HT holding 2000 USDT worth of HT, mga titos and titas. Ito naman automatic. Yan ha. Automatic magkakaroon kayo based dun sa dami ng Huobi token. Minimum is 2000 USDT, so medyo malaki, 100,000 eh. Di ba? So kung may 100,000 kayo, i-divide-divide nila yan dun sa mga may hawak po ng Huobi tokens kung gano'ng ilang percent yung makukuha nyo based dun sa holdings po ninyo, mga titos and titas. Again, kailangan nyo rin i-click ha. Lalabas din ho yan dun, the last hour, may button dyan, i-click nyo para ma-claim ninyo, mga titos and titas. So yan po, ganyan. Then, yan, dyan lang tayo makakakuha. No? After that, dyan lang tayo makakakuha ng 30 cents. Okay. After that, listed na po siya, magte-trade na yan. No? Bakit natin sinabi na possible maging 10x to? Ano basis mo, tito? Baka hina-hype mo lang yan. Diba? Hindi, eto ha, no, mga titos and titas. Ha? Pero papaalala muna natin, ha? Itong ating programa ay Rated KKBB. No? Kanya-kanyang bili at benta po, no, mga titos and titas. No? Though, yung 10x is not guaranteed. Of course, diba, kung matagal na ho kayo sa crypto, wala namang guaranteed dito eh, no? Mga titos and titas eh, no? Pero meron tayong data, no? Na posibleng gayahin ugali, ika nga. O, diba, favorite ni Tito yan eh. May ugali, no? Ito po, papakita ko sa inyo, no, mga titos and titas. Ito pong data na nakuha natin, yung Huobi New Asset Performance ng November. Yung mga prime listed, no? Na tokens ng Huobi, ito ho ang inakyat. 5,000%. Eh, ilang X yan? Pag 10X kasi 1,000% lang eh. So, ito ay 50X. Yung IMX. Primely second, NGL. 4,000%. That's 40X. Mono. Ha? Mono. Primely third. 2,000%. That 20x. Ayan. O, diba? O, pababa ka. Sere. 1,600%. That's 16x. Mga titos and titas. So, more or less, kung gagawin niya po yan, eh, kahit nga sa 5x, ayaw mo pa ban man nun. $50 mo maging times 5, 2.5. Lugi ka pa ba naman? Bayaw! No? So, yan ho. Ay, kung hindi kayo papalarin na makakuha ng token, based dun sa nakalap natin na info, halos every week maglalabas si Huobi ng mga prime list eh. Ito, dumada, bago lang kasi nilang ano to eh, pakulo ni Huobi to eh, no? Mga titos at titas eh. At kaya ito pa lang yung nalilist nila ng token, but they're planning to list halos every week. Si, ito yung, this week lang si Mono, kakalist lang. Ayan, 2,800%. Kakalis lang ho nito this week. The other week, yung NGL. No? If you will remember. So, I think, ginor natin yata itong Mono and NGL, eh, no? Mga titos and titas. So, standby. No? Importante, verified yung account nyo, ha? Mga titos and titas. So, at gamit yung link natin down below, no? Para makasali ho tayo dito sa Prime List. Samantalahin natin habang eh, konti pa lang naman na nanonood eh. Konti lang naman tayo dito sa tambay. Samantalay natin, mga titos and titas. No? Wala namang mawawala kung maglalagay tayo ng 50 USDT, no? For me. No? Eh, kung tayo, kung makakuha tayo, why not? Dahil nga may 10x ka. No? Eh, paano? Yan na muna. Sana may natutunan ho kayo, mga titos and titas. Paano mag-trade sa Huobi? Meron tayo. Ayan. Paano kayo magsisimula yan sa Huobi? Yan po, yan link na yan, mga titos and titas. Magkita-kita ho tayo sa Crypto Live Pilipinas, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 noon. As always, trade wisely. God bless you all. Bye!